the Lord. Hallelujah. Opo, ako po ang itinalaga ni Pastor Felix na magdala po ng maikling mensahe ng Panginoon. Siguro po matatapos na kayo 11. Kasi po maikli lamang po itong aking mensahe. Kasi nung first Sunday po, nilapitan ako ni Pastor Felix. Nakaupo ako doon sa, ano ba yun? Usher's table. Sabi niya, Pastora, ikaw ang speaker sa fourth Sunday. Pag ganun po, hindi tayo pwedeng tumanggi. Kasi po, ang paglilingkuran natin ay ang Panginoon. Kaya sabi niya, ikaw ang fourth Sunday message. Opo, Pastor. Naalala ko rin po si Pastor Papa. Ganyan din po yun, nandun pa tayo sa kabila. Meron ho akong tinitignan mga PST na nagkakatuwaan sila, tatawanan sila. Nakatayo po ako. Basta nakatayo ako. Nilapitan ako ni Pastor Papa. Sabi niya, Sister Ma, hindi pa ako pastora. Sabi niya, Sister Mamin, kayong dalawa ni Brother Roger ang gagawin kong associate pastor. Assistant pastor niya. Sabi ko, Pastor, 2 years lang naman po yung pinag-aralan ko sa Bible School. Ministerial service pa. Nakita ko Sister Evelyn nakatayo. Sabi ko, ayun po, Sister Evelyn, graduate po siya ng theology. Pwede mo po siyang maging pastor or assistant pastor. So, hindi ho siya kumibo. Tinignan lang ako. Sabi niya, hindi naman akong pumili sa'yo eh. Ang Panginoon ang pumili sa'yo. Wow. Panginoon. Sabi niya, ano, tatanggapin mo? Ay, sino po ba ako para tumanggi sa pagtawag ng Panginoon? Sabi ko, opo, Pastor. Sige po. So, yun po. Hindi po nagtagal. Inordain kami dalawa ni Pastor Roger as associate pastor. Kaya po, hanggang ngayon, nakakatayo pa po ako sa inyong harapan kasi ang Diyos ang kasama ko, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa akin para po makatayo sa inyong harapan at sa banal na harapan ng Panginoon. Siguro po nga, mga 11, tapos na tayo. 11. 10, 22, 11. Tapos na tayo. So, tayo pong lahat tayo tumayo. Meron po kayong dalang Bible. Makibukas po kayo sa akin. Sa Lucas, Kapitulo 12, babasahin po natin yung talatang 35 hanggang 40. Ito po ay kinuha ko sa Magandang Balita, Biblia. Kaya lahat po ng talatang babasahin ko ay sa Magandang Balita ko po ito kinukuha. So ito po, Lucas, Kapitulo 12, talatang 35 hanggang 40. Sabi dito, talatang 35, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Sa 36, tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan upang pagdating niya ay mabuksan niya ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya at padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Talatang 38, mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. 39, tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Panghuli po, kayo may dapat humanda sapagkat darating
ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tayo pong lahat ay umuko, tayo mananalangin. O Amang Banal na nasa langit, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin sa oras na ito. Ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. O Banal na Espiritu, ikaw po ang mangusap sa amin, sa akin, at sa aking mga kapatiran. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga tainga, upang ang iyong banal na salita ay tunay nga pong makapasok sa aming buong pagkatao. Salamat po, Ama, sa iyong mga banal na salita na aming pong pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, at hinihingi namin ang kapangyarihan mo o banal na Espiritu ang sumaakin sa sandali pong ito na iyahayag ko ang iyong banal na salita. Ama, maraming marami pong salamat. Dinadakila kita at niluluwalhati kita. Ito pong aking samot panalangin sa pangalan ng aking tagapagligtas at Panginoong Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ang pamagat po ng aking maikling mensahe ay maging handa o laging handa. Maging handa o laging handa. Ang kahulugan po ng watchfulness or watch, to be awake, vigilant, on guard, on the lookout po. Ang maging handa o laging handa ay isa sa maraming katangian nating mga Kristiyano. Totoo po ba yon? Handa po ba tayong lagi? Handa sa anumang pagsunod, sa anumang utos ng ating Panginoon. Dahil mayroon pong inuutos ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At yan po ay matatagpuan natin sa Biblia. Kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, malalaman natin kung ano ang ipinag-uutos ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Maging sa pagsunod sa mga pastor. Halimbawa, inutos ang kanong pastor. Ikaw mag-preach, opo, Panginoon, ay opo, pastor. Hindi po tayo pwedeng tumanggi. Kapag ikaw ay manggagawa, anuman ang ipagawa sa iyo na nakatataas sa atin, susunod po tayo. At handa rin lagi sa pagdalo sa gawain ng iglesia. Di po ba? Sabi sa Hebreo, talatang 10, Hebreo 10:25. At huwag kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit ang pagdating ng Panginoon. So ayun po ang kabilin-bilinan sa atin na huwag nating pababayaan ang pagkakatipon. Gaya ng ganitong gawain, napakahalaga po nito sa paningin ng ating Diyos. Huwag nating pababayaan. Kung kaya natin umatin, umatin ng umatin, bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas para makaatin po tayo sa lahat ng gawain. Handa rin po tayo sa pagsuporta sa anumang pangangailangan, financial man o material, ng ating iglesia. Di po ba? Saan po ba kukunin ng ating mga treasure, ng ating treasurer ang pangangailangan ng iglesia? Sa ating pong pagkakaloob, tithes, offering, yan po. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon para lahat ng pangangailangan ng ating iglesia ay matatagpo. Kasi po, pagkakulang ng ating finances, nalulungkot pong ating treasurer na ano po siya, bakit parang kulang. Kaya huwag po tayong magsawa sa pagkakaloob ng ating ikapu at mga handog para po masuportahan natin ang ating iglesia, anumang pangangailangan. Ganon din po, handa rin pong tumulong. Handa ba kayong tumulong?
handang tumulong sa mga pangangailangan ng mga kapatid. Ano mang pangangailangan, naririnig naman natin minsan mga patotoo, kung minsan may karamdaman, may pangangailangan. Buksan natin ang ating mga kamay. Buksan natin ang ating mga puso para tumulong sa bawat isang nangangailangan ng ating kalinga. Ilaw ng sanlibutan. Tayo ay ilaw ng sanlibutan. Ba, ilaw ng sanlibutan, dapat maging maliwanag ang ating mga ilawan. Dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ng inyong amang nasa langit. Sasabihin mo natin, ah, Kristiyano ako. Pero yun ang uri ng buhay natin. Parang walang pinag-iba sa taga-sanlibutan. Kaya bilang Kristiyano, yung ilaw natin, yung buhay natin sa pang-araw-araw, yung po ang magiging halimbawa natin sa mga taga-sanlibutan. Sabi nga, hindi ka man mag-share ng gospel, hindi mo man sabihin ang mabuting balita sa kanila kung nakikita nila ang buhay mo. Buhay na kalugod-lugod sa Panginoon at kaaya-aya sa ating kapwa. Makikita nila at talagang ito ang Kristiyano. Yung buhay natin ang binabasa nila eh. Ang buhay natin ang nagiging halimbawa para maging maliwanag sa kanila ang ating buhay. Panatilihin nating nagliliwanag ang ating mga ilawan. Maging ulirang anak ng Diyos, malinis, at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Yung po makita nila, ah, talagang iba ang buhay ng Kristiyanong ito. Malayong malayo sa buhay ng mga taga-sanlibutan. Sa gayon, magsisilbi tayong maliwanag na ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid natin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa mga talatang 36, 37, 38, sabi dito, tumulad tayo sa mga aliping matapat, yung mga pinagkakatiwalaan, mga kasambahay sa bahay. Tumulad tayo sa mga aliping matapat na tumutupad ng kanilang tungkulin, may nakakakita man o wala. Gumawa kayo hindi para kalugdan ng inyong mga Panginoon na pinaglilingkuran, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Diyos. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng masaya, magaan sa loob, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoong Diyos. So, yun po, maging, kung tayo po ay pinagkakatiwalaan, maging matapat po tayo sa ating tungkulin. Halimbawa, merong nag-iwan sa'yo ng pera. O, iiwanan ko muna to sa'yo. Huwag mong iwawala. Siyempre, iingatan mo yun dahil pinagkatiwala lang yun sa'yo. Maging matapat po tayo kahit sa maliit na bagay. Sabi, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon dito sa lupa. Alam ninyong kayo ay gagantipalaan ng Panginoon. Kaya maging handa kayong lagi katulad ng aliping matapat na matiyagang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang Panginoon upang mapagbuksan niya ng pinto. So, isang aliping matapat na sinabi ng Panginoon, diyan ka, huwag kang aalis para pagdating ko, mapagbuksan mo ako agad ng pinto. So,
ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa baha noong panahon ni Noe. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa. At dahil sa sobra na ang kasamaan ng mga tao sa panahon ni Noe, siya ay inutusan ng Diyos na gumawa ng daong sapagkat lilipuli na ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Di ba nagkaroon ng baha nung panahon ni Noe? Meron po nagsabi na hindi po buong mundo raw yun. Hindi daw po buong mundo. Kasi may mga palatandaan na may inaabot ng baha, di ba? Pero ang, ito, ewan ko, narinig ko lang po yun. Sabi ang Pilipinas daw, hindi po inabot ng dilubyo. Ewan ko po kung totoo yun. Pero ang sabi sa Bible, nagpabaha ang Panginoon ng buong mundo. So, kung ano po yung sinabi ng Biblia, yun po ang paniwalaan natin. Kaya si Noe, sapagkat napakasama na ng mga tao nung panahon na yon, inutusan siya ng Diyos na gumawa ka ng daong. So habang gumagawa ng daong si Noe, katulong yung kanyang mga anak, ano ang ginagawa niya? Nangangaral siya. Nangangaral siya ng mabuting balita para yung mga tao na ubod na ng sama nung panahon na yon ay magkaroon ng pagkakilala sa Diyos, maalis doon sa kapahamakang ng bahang gugunaw sa buong mundo. Nangangaral si Noe habang gumagawa ng daong. Biro nyo nung panahon na yon, wala akong kaulan-ulan. Kaya pinagtatawanan siya ng mga tao. Ano ka ba, Noe? Gagawa ka ng... Ano yung ginagawa mo, daong? Para saan yan? Napakainit. Walang kaulan-ulan nung mga panahon na yon. Kaya nangangaral si Noe, subalit ang mga tao nagtatawa lang sa kanya, di ba? Pinagtatawanan siya dahil nga doon sa ginagawa niya yung daong, hindi nila alam na meron nang sinabi ang Diyos na makapangyarihan kay Noe na dahil sa kasamaan ng tao, gugunawin nga niya ang buong mundo. So, ang mga tao hindi nakinig kay Noe. Hindi nila pinakinggan si Noe. So, dumating ang baha nang di nila namamalayan. Pero si Noe po ay nakapasok na doon sa daong. Pinapasok na siya ng Panginoon. Ang Panginoon po ang nagsara ng pinto na hindi kayang buksan ng sino man. Maging si Noe, hindi niya kayang buksan yun. Pag ang Panginoon po ang nagsara, walang makapagbubukas. At kapag ang Panginoon po ang nagbukas, walang makapagsasara. Yun po ang sabi sa Biblia. So, pumasok na po sa daong si Noe at yun, tinangay silang lahat at walang nakaligtas. Lahat namatay. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa kapahamakang magaganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kasi bago po dumating ang dakilang kapighatian, tayo po ay aagawin na ng Panginoon. Aalisin niya tayo dito sa lupang ito na punong-puno ng karumihan, kasalanan, kaguluhan. Hindi po tayo itinalaga ng Panginoon para magdusa, danasin yung dakilang kapighatian na magaganap dito sa mundo. Kaya una tayong aalisin ng Panginoon para hindi po natin danasin yun. Bago yun mangyari, ang Great Tribulation, wala na po tayo dito sa mundo. Nandun na po tayo sa piling ng Panginoon. Sa Matthew 24:30-31, ito po yung palatandaan ng pagparito ng anak ng tao. Buong mundo po makakasaksi nito. Hindi po natin alam kung, di ba, Amerika, pag araw tayo, gabi sa kanila. Pero kapag dumating na po ang Panginoon, ang buong mundo, masasaksihan po yon sa kapangyarihan
Magagawa ng Panginoon po yun sa kanyang kapangyarihan. Sabi po dito, pagkatapos sa Matthew 24:30-31, ito po yung palatandaan ng pagparito ng anak ng tao. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak. Makikita ng buong mundo ang pagdating ng ating Panginoong Kristo Jesus. Nandun po siya sa alapaap, hindi po siya bababa dito. Andun po, hihintayin tayo sa alapaap. Mananangis ang lahat ng mga bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na trumpeta, susuguin niya ang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin niya ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Lahat ng dako, ang mga anghel po, ang susuguin ng ating Panginoon para po tayo ay tipunin sa buhay man o sa patay. Titipunin po niya tayo, dadahlin po niya tayo doon sa alapaap. Meron pong pangako ang ating Panginoon. Dito po sa Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 4. Ito po ang pangako sa atin ng Panginoon. Sabi sa 1, talatang 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. So huwag daw tayong mag-alala, magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala din tayo sa ating Panginoong Jesus. Talatang 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Marami daw silid doon sa bahay ng kanyang ama. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. So, may nagsabi po, may narinig po akong message. Bawat isa daw po pala sa atin, mayroong silid doon sa langit na inihanda ng Panginoong Jesus. Bawat isa sa atin, mayroong inihandang silid ang Panginoon. Sabi daw, sa talatang 3, kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako, babalik ang Panginoon. At isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Nasaan po ba ang Panginoon? Di ba? Nasa langit. Naghahanda na po siya ng dakong kalalagyan para sa bawat isa sa atin. Kaya sabi nga, malapit na dumating ang Panginoon. Andiyan na siya sa pinto, tumutok-tok. Malapit na po. Kung malapit na siyang dumating nung una tayong nanampalataya, mas malapit na siya ngayong darating. At talatang 4, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Alam niyo ba ang daan sa pupuntahan ng Panginoon? Aagawin po tayo. Aagawin tayo ng Panginoon. So, natapos na ang hinihintay ng buong mundo. Yung Pasko, bagong taon. Di ba taon-taon ho yan, hinihintay yan? Pero yan po ay natatapos. Paulit-ulit. May Pasko, may bagong taon darating, 2022, natapos 2023, Pasko, bagong taon. Hinihintay na naman natin. Subalit tayong mga Kristiyano, meron tayong hinihintay na pangyayari na magbibigay sa ating lahat ng kagalakan at pag-asa. Nagagalak po ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Tama lang, dapat lang maging magalak tayo. Hangarin natin. Sana po dumating ka na, Panginoon. Magbibigay sa atin ng kagalakan at pag-asa na minsan lang po itong magaganap. Hindi po katulad ng Pasko bagong taon, every year, paulit-ulit. Pero yung pong hinihintay natin, ang ating mapalad na pag-asa, kagalakan,
minsan lang po itong magaganap. Hindi pa po ito nagaganap, magaganap pa lang. Kaya sabi, mamuhay tayo ng maayos, matuwid, at karapat dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang ating inaasahan ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Panatilihin nating maningas ang ating mga ilawan at nagliliwanag upang maging tanglaw tayo sa mga taong naghahanap ng katotohanan at kaligtasan. Sabi, every believer was called to be spiritually ready at all times and to wait for the return of the Lord Jesus. Christ's coming is imminent. That is, He could come at any moment, at any time. Imminent means magnyayari, imminent, mangyayari. Hindi man lang ngayon, hindi pa ngayon, subalit mangyayari at mangyayari ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang pagbabasihan po ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagparito ay ito, ang ating bang mga pangalan, tiyakin ninyo ha, ang ating bang mga pangalan sa inyong palagay, ang inyong mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan? Yun po ang pagbabasihan ng ating Panginoong Hesus kung sino ang kanyang kukunin, buhay man tayo o patay. Kapag ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan, tiyak na tiyak, aagawin tayo ng Panginoon. Subalit kung hindi niya nakita ang ating pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, sorry po, maiiwan po tayo. Yun po ang binabasihan ng Panginoong Hesus. Ang pangalan ko ba, Carmen de la Rosa, nakasulat ba sa aklat ng buhay? Eh kung hindi niya matagpuan ang Carmen de la Rosa, wala, maiiwan po ako. Pero kaya habang may panahon, mga kapatid, yung pong pananalig natin, yung pananampalataya, huwag po nating babaliwalain. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa ating tagapagligtas at Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat ang kanyang pagdating ay imminent. Any moment darating po siya. Tunghayan natin ang mga talata sa pahayag na magpapatotoo sa katotohanan ito. Di po ako nagsasalita ng sa sarili ko lang po. Nakasulat po ito sa Biblia, sa pahayag. So, tatlong talata na lang po ang aking pagbubulay-bulayan at matatapos na po ako. Sabi po sa pahayag 20, talatang 12, at nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. So may dalawang aklat po sa langit, aklat ng gawa at aklat ng buhay. Binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. So, dun sa judgment seat of Christ, lahat po tayo hahatulan. Hindi po tayo maaaring makaligtas. Samantalang nandun po tayo sa kalangitan, dito po sa lupa ay nangyayari na po yung dakilang kapighatian. Great tribulation. Yun po ang magaganap dito sa lupa. Habang tayo po ay doon sa langit, ginajudge ng Panginoon. Ano ba ang ginawa mo nung nandito ka sa lupa? Ahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy at asupre. Ito po yung second death. Tinapon sa lawang apoy at asupre ang kamatayan
at ang Hades. Itinapon din sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So yun po, maliwanag ang sinasabi ng pahayag. Kaya habang may panahon, huwag niyong hahayaan. Huwag kayong panghihinaan sa inyong pananalig at pananampalataya. Tiyakin ninyo mga kapatid na laging nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Yun po ang pagbabasihan ng ating Panginoon. Hindi po yung, di ba, naka-judge na nandoon na tayo sa langit. Hindi po yung ano ang ginawa, walang ginawa, may ginawa. Hindi po yun. Yung pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay doon sa kalangitan. Yun po ang dapat nating tiyakin. Yun po ang sinasabi ng pahayag. Dito po sa pahayag 21:27, sabi po doon, hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Hindi makapapasok ang lahat ng marumi. Yaon lamang ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa lungsod. Maliwanag po ito. Hindi makakapasok ang anumang marumi doon po sa lungsod na pinangungunahan ng ating dakilang Diyos. Yun lamang daw ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero. So yun po ang sinasabi ng pahayag. Kaya habang naririto tayo sa lupa, magpakatibay tayo sa ating pananalig, sa ating pananampalataya. Kasi po kung nawala ang pangalan natin, kahit anong sipag natin ng mga nakaraan, kahit anong ginawa nating paglilingkod, mawawala po ng saysay. Kasi pwedeng alisin ng Diyos ang pangalan natin sa aklat ng buhay kung tayo po ay hindi na naging kalugod-lugod sa Diyos, kung tayo po ay naging makasalanan or nagbalik sa sanlibutan, pwede pong burahin ang ating mga pangalan. Kaya, ingatan ninyo ang inyong pangalan na huwag maaalis sa aklat ng buhay, na iniingatan ng kordero. Yun lamang po ang pagbabasihan niya sa kanyang muling pagbabalik. Ang pangalan ko ba nakasulat sa aklat ng buhay sa langit? Yun po. Ang huling pahayag na ating Panginoon, napakaganda po nito. Sa pahayag 22, talatang 20, sinasabi na nagpatotoo sa lahat ng ito, tiyak na ngang darating ako. Ang Panginoon po ang nagsasalita noon, tiyak na ngang darating ako. Sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ito pong maikling message ko ay parang bird's eye view lang po ito. Binigyan ko lang po ng kaunting paalala. Para po hindi natin makalimutan na merong darating. Darating ang Panginoon sa araw at oras na hindi natin nalalaman. Bird's eye view lang po ito kasi kung pag-aaralan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, siguro po baka maghapon, hindi pa po tayo tapos. Kaunti lang pong mensahe ito, parang paalala para sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga pangalan natin ay huwag mawawala sa aklat ng buhay. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa langit, sa pangalan po ng aming tagapagligtas at Panginoong Kristo Jesus, salamat po Ama sa mga paalala mo sa amin. Nawa, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging malinaw sa aming mga isipan
ang mga talatang aming binasa, ang mga pahayag mula sa Biblia, Panginoon, na merong darating, merong pag-agaw na magaganap dito po sa lupa. Pag-agaw, buhay man o patay, aagawin kami ng aming tagapagligtas at Panginoong Kristo Jesus at dadaling kami. Babaguhin yung mga katawan naming nabubulok kung kami man po ay patay na. Babagunin kami, bibigyan ng bagong katawan, katawang panglangit. Katulad ng katawang ng Panginoong Jesus na siya ay muling mabuhay. At kung kami naman po, o Panginoon, ay datnan mong buhay, hindi na kami mamamatay. Bibigyan mo na lamang po kami, Ama, ng bagong katawan, katawang maluwalhati. At kami ay dadali ng banal na Espiritu doon sa alapaap na kung saan doon naghihintay ang aming tagapagligtas at Panginoong Kristo Jesus. O salamat po, Amang Banal. Salamat. Nasa tuwi-tuwi na kapag nagbabasa kami ng Bible, ng iyong banal na salita, ay lagi naming nasain, lagi naming hilingin na sana nga Panginoong Jesus ay dumating ka na at maalis na po kami dito sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan. Salamat po, Ama. Salamat, pinangunahan mo po ako, Banal na Espiritu. Nawa, makapangyarihan ang iyong banal na salita na titimo sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At ito po, Ama, ay aming maipamuhay. Araw-araw, aming dalangin, nawa, Panginoong Jesus, dumating ka na. Salamat po, Ama, sa katotohanan. Merong darating, mayroong pag-agaw na mangyayari sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po ng marami, Amang Banal. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at niluluwalhati ka namin. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdadakila. Sa pangalan po, Ama, ng aming tagapagligtas at Panginoong Kristo Jesus, sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu, ito po ang sa aming samo at panalangin. Amen and amen.